kaibigan, ikaw ay nanonood ng programang Itinataas ang Ating Panginoong Hesukristo. Ito ang programang magbibigay linaw sa iyong mga katanungan na siyang maglalapat sa iyong mga praktikal na pangangailangan. Kaibigan, ito ang programang ginawa para lamang sa iyo. Clear messages. Yes, indeed! It's another very clear buhay na gabi. O maghahapon, ano po, tayo muli magkakasama, aking ka-clear messages live na live. Ito po inyong lingkod, Sister Shallom, Eugenio Princesa, together with Pastor Adrian Faina. Good evening, Pastor. Thank you very much, Sister Shallom. Gusto ko pong batiin ang aming pong mga viewers na ngayon ay nakasubaybay sa ating Clear Messages Live Edition. It has been a very busy day para sa inyong lingkod, Sister Shallom. Pero gusto kong purihin ang Panginoon for sustaining me up to this moment. Tayo ngayon ay magkakasama for another live episode dito po sa Clear Messages. Amen! I love that! Pupurihin ang Panginoon hindi lang sa gabing ito, magpakailanman. Amen! Sapagkat tunay siya ang may dahilan kung bakit naririto naman tayo. Correct. At live na live, magbabaling taktakan, ano? Mm-hmm. Kung paanong gumagalaw-galaw tayo nung nagdaang Miyerkules, ay maraming nabitin. Medyo nakat, pero subaybayan nyo lang po. Puntahan ang ating mga pages at mapapunod nyo po ang kumpletong segment. Ano, yes, nung nagdaang Miyerkules. Tama po yung narinig. Kung merong nagdaang Miyerkules, ngayon muli ay live na live po tayo. Correct. Kayo po ay nanonood ng Clear Messages Live. Ito po ay tuwing Miyerkules mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mapapanood po ito sa ating Hope Channel TV, sa ating po mga sumusubaybay sa kanilang GSAT, ano, mga subscribers sa Channel 37 po. At ang ilan naman sa Norte ay sa Channel 44, kung di ako nagkakamali. At syempre, may gustong-gusto akong basahin, Pastor. Yeah. Ay ito na ang aking numero unang babanggitin. Natuwa po ako kay Sister Ains Samdio Tiro. Ayan, Pastor, ha? Sabi niya kasi, Happy Midweek, mga ka-CM. Ilang episode din na hindi ako nakasabay sa live. But thanks God, kasi pwede naman ulit-ulitin. Yes. Watching from Pampanga. Wow. Ayan. Tama po ang inyong narinig. Pwede pong ulit-ulitin ang programang ito, Pastor. Yeah. All you need to do is like, follow, and subscribe. Yes. Hope Channel Philippines at hanapin po ang Clear Messages Live. Mm-hmm. Sa pamamagitan po nito, kayo ay magiging updated sa mga latest, pinaka-latest na live videos. Yes. At the same time, madali po kayong makakapag-share. Mm-hmm. At madali nyo rin pong ulit-ulitin any time of the day, of the week, ay pwede. At kahit ano pa ba yung pastor, anywhere. Yes. Nakasakay sa bus. Sa maraming ganyang kwento eh. Habang nagluluto. Di ba? Naka-tune in. Yan po ay kabutihan ng Panginoon through this medium or platform. Ay we could easily learn and grow and be reminded. Kaya naman po, keep on sharing because sharing is caring. Ay, ang sarap. Para po sa mga nanonood sa kanilang telebisyon, kasi sa Facebook at YouTube, pwede po kayong makipag-komento live na live. You could engage with us. Yeah. Madali nyo rin pong maisisend ang inyong mga katanungan at mga prayer requests o gusto nyo pong magkwento kung paano po kayo pinagpapala ng programang ito, pinagpapala ng Panginoon through this program. Yeah. Sa mga nanonood ngayon, yes, right now, sa kanilang mga television, pwede rin po kayong tumawag o magpadala ng inyong mga katanungan. Dito lamang po sa numero bilang 0961-722-7777. Ang daling tandaan, 4 na 7. Sa mga Globe subscribers naman po, nariyan po ang 0945-833-7000. Talaga naman, umuulan ng mga 7. Sabi nga perfect, you know? Yes. Perfect number coming from a perfect God. Yeah. Eh, batian naman po tayo. We are truly blessed and inspired by you watching right now. Yeah. Pastor, ano? Live na live. Sige, yes. Pastor, umpisahan mo na po. Yes, nagpapasalamat kami sa ating mga viewers na ngayon ay nakasubaybay agad, Sister Shallom. Mm-hmm. Okay, nandito si Lino Ranoco. Mm-hmm. Kasama din natin si Melinda. Buongiorno. Yes, Melinda de la Cruz. Joy Panuda. Lelani. Sister Lani. Aurelio. Sonia Platon. Mercia Argueles, mga kasama ko nitong nakarang weekend. Wow! Si Van Halen, Alfaro Felix, Abner Rodelas, Hayes Eugene, Jimmy Mangaring. Okay.
He is watching all the way from Pinamalayan Oriental, Mindoro. Wow! Ayan. Magandang gabi po sa inyo. Ano, ay kasarap naman na malaman. Kayo po ngayong oras, sa oras na ito ay kasama po namin. Ayan. Keep on sharing, ha? Eh kung meron po mga Mindoro at mga gawing Pampanga, katulad ni kapatid na ati, si Sister Ate, no? Ate Ina, from Santa Lucia, Magalang, Pampanga, hindi nagpapahuli ang ating mga ka-CM Macau, wow. Elder Jason Borja. Ayan, magandang gabi po sa inyo. We're so happy. Siya yung ano, Pastor, actually, first honor. Pagka-live na live ng Hope Channel, ay nag-tune in po siya kaagad. Yes. Maraming salamat, Elder Jason. Kamusta po kami sa ating mga kababayan dyan sa Taipa at Macau. Siyempre po, ang ating Manang Teresita Galapon is also in the house together with Brother Robert Rabino. Kamusta na po? We miss you po. And ang ating, nako, siyempre naman, Pastor Ian, hindi kompleto ang Sanlinggo pag wala ang Ate Earl Burdan. Okay, yes. So, talaga, no? Ang daming, palagi nakasubaybay sa atin. Correct. Hindi nagpapahuli. Mula sa bansa ng London, punta rin tayo sa bansa ng Nueva Ecija. Ayan, Brother Van Halen Alfaro Felix. Felix, yes. Bumabate mula po sa Bungabon, Nueva Ecija. At salamat sa iyong panalangin. God bless po sa Hope Channel Clear Messages. Thank you naman, Dan Sharing. Ay, thank you, brother. O, kasama meron pa din natin si Linda Antonio, watching all the way from Kalinga. Kalinga. Wow! Okay. Kalinga, Apayaw. Wow, thank you naman. Mula sa Kalinga, baba tayo dito sa Dasmariñas, Cavite. Ayan. Ang ating sister Sonia Platon is also watching with us right now. Hello po. Meron pa. Mula naman sa lugar ng ating pastor, Aiba, ano pa ito? Isagani, Valencia. Mula sa Singapore, kapatid na Heis Eugene. Ayan, happy, clear messages watching po. Talagang yung ating mga viewers ay kung saan-saan nang galing. And so, keep on sending your messages. You may also include your locations para alam namin saan ba kayo nanonood. Baka kayo nasa loob ng van o ng bus. We are so thankful for your support sa Clear Messages ng Hope Channel Philippines. So, akala ko sasabihin ni Pastor, baka kayo nasa loob ng banyo. Oo nga. Yung pala bus at banyo. But you know what? I have heard a lot of stories that once they start watching our program, they just couldn't stop. Yung pang tipong kailangan na pong mag-CR, ay bit ang phone. Habang kung ano mang ginagawa ay talagang nasa katawan, ayaw magmintis. Yes. Ayaw na may ma-miss na isang salita lang. Kaya naman, kung kayo pa'y pinagpapala ng programang ito, please do share. Ano, share. Yeah. And kung meron diyang busy, ay sabihin mo magpahinga muna. O, upo muna. Alika, tabi tayo. Ayan. Pakinig and then manood. Amen, amen. Sister Mabella Patero, I miss you po. Sabi niya nga, ay good evening and happy midweek. Ayan, Pastor, pakituloy nga't ako iinom ng konting tubig. Yes, Alma Palaya Pagdilaw. Ayan, medyo nag-move. Watching from Quirino Province, Sister Shallom. And we also have Gos Rabino. Bumabati siya, happy midweek. And kasama din natin si Charity Henilia. And bumabati siya, happiest midweek. Wow. Everyone. Amen. O Pastor, I want to do the honor to greet two people. Una ay ang 50th birthday daw po ng anak ni Sister Maureen Hernandez. Sabihin niyo naman po kung anong pangalan niya. Happy birthday po. Ayan. Ngayong Sabado daw. At ang isa ay special na pagbate. Ayan. Mula po kay Sister Ains, Sam Diotiro, at sa buong Hope Channel Philippines family. Wow. And Clear Messages, we're so happy that ang kanya pong mahal na asawang si Brother Glenn ay kasama niya ng nanonood. Wow, praise purihin the Lord. Ng Diyos. Ay. Maganda kapag yung mag-asawa ay pagkasamang nanonood. That si is Sir right. Shalom. That is exactly right. Yung sabay kayong lumalago. Patid mula sa Maguindanao. Ayan. Good evening, kapatid. Emeline. Kapatid. Hello, Emeline. Pastor. Yes, ako, Emeline. Oh, magandang gabi po. Happy midweek. Happy midweek po. Sister Emeline. Dito kami sa Madinganin, Buldun, Maguindanao. Wow. Kamusta naman po kayo diyan sa Maguindanao, Sister Emeline? Marami ang nagkakinig dito sa amin. Aba, marami pong salamat sa inyo pong suporta sa programa po ng Clear Messages at gayon din sa Hope Channel Philippines, Sister Emeline.
Without your support, ay talagang hindi po makakapagpatuloy ang programa pong ito. Tama po yan. Sis Emeline, ako po ay naku-curious, just sa gawing Mindanao. Saan po kayo na nanonood? Is it through your television o sa cellphone? Facebook o YouTube? Araw-araw kami nagkakinig sa Hope Channel. Ah, kaya. Opo. Saan po? Ngayon, gatingin kami ng TV sa Hope Channel sa Mrs. Claire Mrs. TV? TV po. Tama opo, po ba? Opo. Wow. Opo, ano pong channel dyan ng Hope Channel? Sa Hope Channel sa GSAT 37. GSAT subscriber. Ay, purihin ng Diyos. Kamusta naman po ang inyong panonood o pakikinig ng ating programa? Yes. Gabi-gabi talaga ito ang aming napanood at saka yun sa umaga sa yung awit gani sa umaga. Awit sa Kabuntagon. Amen. Salamat po. Sister Emeline, kamusta po? Ano po ang, meron po ba kayong particular topic o paboritong pinag-usapan sa programa ng Clear Messages at bakit po? Mm-hmm. Bakit niyo po ito naging paborito? Ito talaga ang amin na napanood palagi. Sa lahat na channel, ito ang napanood namin palagi. Wow. Bakit po, Sister Emeline, ano pong meron? Bakit po ito ang inyong laging pinapanood? Maka-inspire sa amin talaga, sa aming magsamba, saka maka-challenge sa amin. Amen. Amen. Ay purihin ng Diyos. Sister Emeline. Ma'am. Opo, salamat po. Masaya po kaming malaman na kayo talaga laging sumusubaybay. Ano po ang masasabi niyo sa ating mga first-time viewers? Lahat-lahat na nanonood ngayon at sana maintindihan nila ang lecture niyo palagi at saka ma-encourage ang kanilang buhay sa Panginoon natin. Amen. Ayan. Maraming salamat po. Kami ay pinagpapala din po sa inyong panonood at sa pagbabahagi ngayong gabing ito. Mr. Emeline, kamusta po sa ating mga kasama dyan sa Maguindanao? Dito, mainit masyado. Opo. Pakikamusta po kami. Lahat po dyan. Ipanalangin na lang natin ngayon, Pastor, para nga mag-ulan at saka makatanim naman ang mga tao. Ayan. Sige po. Noted po yan. Kasama niyo po kaming mananalangin. Yeah, the Lord is in control. Thank you po, Sis Emeline. And nawa ay muli namin kayong maging guest sa iba pang panahon. Thank you so much. Bye-bye po for now. God bless. Happy midweek. Happy midweek po. Nako, bukod kay Sis Emeline, meron din akong gustong maging guest natin dito. And now, praying po. Mm-hmm. Birthday ngayon ni Nanay Melly Schneider. Wow! Ng Santa Cruz, Laguna. Happy birthday, Nanay Melly Schneider. Happy birthday. Ganon din po si Brother Art Fernandez. Ayan, ang panalangin ni Sister Edigas Fernandez na sana ay bigyan pa sila ng masaganang buhay. Ayan, thank you so much po. Yeah. Alright. Ay, nawala daw po ang sabi ni Sister Linda Santa Maria. Naku, sana po. Let us know nga po, kamusta po ba? Medyo nawala daw sa ere. Yes, uh-huh. Sige lang. So, we hope and pray na sana po ay tuloy-tuloy yung ating pong streaming ng ating pong program for tonight. Yes. Thank you so much. Sige, Pastor. Meron tayong question last time, Sister Shallom. Because we discussed last time about exercise. Ang pamagat nito, move more, live more. Ayan. So meron tayong ilang questions na natanggap. Yes, ito po yung hinahanap ko ng pangalan. May katanungan po last Wednesday, ang ating kapatid na Nobita Trono. Ayan, okay. Kung di ako nagkakamali, she is from Pangasinan. Pangasinan. Mm-hmm. At ang kanyang matinding $1 million question ay, Pastor, ano po ang masasabi niyo sa Zumba? Ayan. To live more. Ayan. Zumba. Zumba more. To live more. So, marami sa ating mga kasama ang nakakaalam ng tungkol sa Zumba, Sister Shalom. Some are reluctant to get involved or participate sa activity na ito, sa physical activity na ito. Pero yung iba naman ay nakikita natin na they are okay, they are comfortable in participating or in doing such
physical activity. Sister Shalom, Zumba. So what we can see here is that there's no single right answer. Sister Shalom, there's no single right answer. Yung nakikita kong issues dyan, number one ay yung mga movements sa Zumba. Because we are aware naman, no, doon sa Zumba. Yung pagdating sa mga movements na ginagawa dyan sa Zumba, yung ibang mga movements dyan sa Zumba ay masasabi natin na sensual in nature. Sister Shalom. Pero kung atin ding titingnan, no, pagdating sa mga activities, sa Zumba, sa 2 Samuel chapter 6:14, no, in comparison, David danced with all his might. Wow. Sa Zumba kasi grabe yung mga movements, eh. How are we going to describe it, no? Yung iba nga sensual in nature. Pero sa ibang banda, sa 2 Samuel chapter 6 verse 14, David danced with all his might. He danced with all his might. Yung second na issue na nakikita natin dito ay yung music, Sister Shalom. At ang sabi ng iba, nakaka-distract daw yan when it comes to our devotion to God. Pero sa ibang banda naman, Sister Shalom, they participate in Zumba and they use kung ano yung music na ginagamit sa Zumba, pero hindi naman naapektuhan yung kanilang devotion sa Panginoon. Relasyon sa Panginoon. Yes. Mm-hmm. So, what we can say here is that there's no single right answer dito po sa issue ng Zumba. Pero magbibigay ako ng ilang mga considerations. Yes, Pastor. Mm. Okay. Number one is focus on the exercise, not the dance. Kasi nga, di ba, Zumba, it appears na sumasayaw ka. Mm-hmm. Pero ang gusto nating sabihin dito, if the movements na ginagawa doon sa Zumba ay parang too suggestive, yun yung term natin, it's too suggestive, then we can as well modify. When you say modify, are you saying about the movement? Yes. Modify yung galaw. Kung hindi ka comfortable doon sa mga movements na ginagawa doon sa Zumba, pwede mo naman siyang i-modify, Sister Shalom, na kung saan ay magiging comfortable ka. Number two is that choose appropriate music. Yes. Choose appropriate music. Kung sa tingin mo ay distracted ka doon sa music, then humanap ka ng ibang music, Sister Shalom. For that idea, meron tayong charobics, yung ating pinopromote. Yung ating pinatugtog last week. Yung charobics, yung music niya ay iba doon sa, no, karaniwang Zumba na ginagamit. Pati yung kanyang movements ay modified din comparing doon sa ilang mga movements na meron sa Zumba. Maging then, sa uri ng musika. Yeah. Yes, yes. So yung ikatlong consideration na gusto nating i-share sa ating mga viewers regarding Zumba is you pray about it. You pray about it. Seek the Lord's guidance. If you are not comfortable in doing Zumba, marami namang klase ng ibang mga exercises, Sister Shalom, right. Na po pwede mong gawin. You can do gym, you can do sports, you can do jogging. Sabi mo nga, Pastor, last time is, you know, the brisk walking itself. Yeah. You make a brisk walking mo ang asawa mo, yeah, o ka-church mo, yeah, habang naglalakad kayo mabis, naghahalak-hakan, yeah, kayo. Wow, it is really a very, yeah, good form of exercise. Sabi nga, best exercise, yeah, ang walking kasi iwas sa injury. Yeah. Diba? If I'm not mistaken, walking, swimming, those are the top two best exercises, yeah, iwas injury. So, yeah, kung parang you don't feel comfortable with the music or the movements that you do with Zumba, kaya nga meron din po nagtanong sa akin long time ago, and I told her na, I have nothing against it, but I believe it's between you and your God. Yeah. Kung you know how the Lord is convicting you, kung
kung ang nararamdaman mo, sabi mo nga, ay parang restless ka, then malusog. Uh-huh. Para sa Panginoon, para sa gawain, para sa iyong pamilya, to live longer and better. Sabi nga, live more, move more. So I believe that's very, very clear, Pastor Adrian. And I do hope that right now, kung meron tayo sa mga nanonood, pwedeng-pwede nang gumalaw. Hindi kailangan nang mag-zumba. Kahit na nakaupo, ay pwedeng mag-stretching, igalaw-galaw ang mga paa. So one thing more, no? To end doon sa pagsagot natin doon sa question, for some they find it comfortable pagdating sa Zumba, pero yung iba naman ay hindi comfortable. So what we can say is that there's no single right answer to the issue or concern about Zumba. Yes, that's right. Thank you so much for that very, very clear answer. Sister Nobita, sana po ay nalinawagan po kayo, tama ba? Naging malinaw, at kung meron pa po kayong dagdag na katanungan, huwag po kayong mag-atubiling, inform us and ask us. And the Lord would be helping us to make things clear for us. Purihin ang Diyos, tayo po yung nagbabalik sa ating Facebook. Actually po, tuloy-tuloy po tayo sa YouTube. Hindi po tayo nawala, at salamat sa patuloy na panalangin. And paki-share po muli. At marami na pong nagme-mensahe sa inyong lingkod. Nawala daw po tayo. Sa television po ay tuloy-tuloy po tayo. Lalo na sa ating mga GSAT subscribers. Maraming salamat po. Keep on sharing. Para po sa nakakonekta na ngayon, maaari po bang pakishare po ito sa inyong mga timeline o sa inyong mga group chats. Ayan na! Excited na kami, Pastor! Makatapos magkaroon ng tamang uri ng pagkain. Tamang uri ng galaw para mabuhay ng mas mahaba at masaya. Pastor, ano po ba ang kasunod? Okay. Yung ating last topic for this month, since we are dealing about health, we first discuss about the biblical perspectives of health. Second, we discuss about nutrition. Then last week, we discuss about exercise. This week, ang pamagat ng ating pong episode ay the quiet struggle. Wow! O sa Tagalog ay tahimik na pakikibaka. Wow! Okay, ano ba yung underlying reason nitong ating topic, Sister Shallom? So basically, ang gusto natin pag-usapan ngayon is about mental and emotional health. Wow. Sister Shallom, mental and emotional health. So pag sinabing mental and emotional health, it involves our thinking and also our emotions. Sister Shallom. And itong mental and emotional health concerns has been on the rise globally. Yes. Sang-ayon sa mga surveys, sa World Health Organization, locally dito sa ating Department of Health, na sang-ayon sa survey, Sister Shallom, mula nitong nag-pandemic, talagang marami sa mga tao ang nagsasabing naapektuhan yung kanilang mental and emotional health. Wow. Perhaps there are some reasons, no, kung bakit ganun ang nangyari. Pero kahit sa mga programs dito sa Soap Channel Philippines o sa TV, marami tayong mapapanood at maging sa mga balita, mababasa natin that even those famous people are suffering or going through it. Yes, they are suffering, they are experiencing challenges related sa kanilang mental and emotional health. And so, we might say na I am not concerned or I am not directly affected by mental and emotional health concerns. But some way, somehow, it may come to you. Yes. It may also be your experience, or one of your family members is affected by this. We hope and pray na makatulong ang programa po na ito. Kaya alam mo, Pastor, nakakatuwa. Ang Hope Channel Philippines po ay isa pong paborito kong programa ay ang ating dear pastor. Yes. Wherein the Lord provided so many counselors, professionals, experts in that field. Dahil po sa programang ito, kasi sabi mo nga, Pastor, ay talagang nagiging, should I say the word talamak? Or of all ages, ha, wala na pong excuse or ligtas. Mapabata, matanda, kahit pa nga sabing pastor. O sila mismong mga doktor o counselor ay dumaraan sa ganito. Nakaka-experience. Saka I love, sabi ko, Pastor, ang ganda naman ng title na binigay sa inyo ng Panginoon, The Quiet Struggle. The Quiet Struggle, si Sir Shallom. Kasi nga, nakikita natin ang mga tao around us. We look at them, we see their faces. Na parang okay naman, masaya sila. Yes, nakangiti, masaya. We also see their posts in Facebook na magaganda. Pero
deep within them, meron silang mga struggles, mental and emotional health struggles. Mm-hmm. Amen. Yeah. So, napapa-amen ako kasi dito ko talaga nakikita ang kabutihan, mm-hmm. katapatan ng Panginoon. Mm-hmm. He is indeed an omniscient God. Yeah. Kasi kahit na tahimik, sabi nga, tahimik ang nakikipagbaka, walang nakakaalam o hindi nila mahulaan. Mm-hmm. You know, sometimes out of the, you know, hustles and bustles of life, people tend to be insensitive of mm-hmm. our needs. Yeah. Lalo na kung magaling ka, great pretender, hindi mo naman sinasadya. Dahil mm-hmm. kailangan to survive, kailangan mo maging malakas para sa ibang tao. Yeah. But the Lord knows. Yeah. And this program, I believe, ano, God really intended us to discuss yeah. this. Kaya Pastor, ano nga po ba ang sinasabi ng Biblia yeah. na sadyang kailangan nating matutunan? Kaya keep on sharing, mga kapatid. Yeah. Baka naman hindi mo alam, yung katabi mo pala sa kama, kasama mo sa isang bubong, mm-hmm. ay going through na pala with such yeah. struggles. O akala mo isang masayahing kaibigan, o katrabaho, mm-hmm. o guro, ay meron palang ganito. So ano po ang, paano natin sila matutulungan? Paano natin haharapin kung ikaw mismo, mm-hmm. kaibigan, is going through this silent, you know, this kind of silence of struggle? Yes. So let's go to our first verse for this episode. Mm-hmm. It's found in Psalm 42, verse 5. Wow, Sister Earl Berdan, kapatid na Ate Emma Berber, she's watching right now, and of course, ang ating Ate Mercy ng Bacoor and Kuya Zyke. We're so happy to have you with us. Mm-hmm. Mga ka-clear messages. Hawak niyo na po ba yung mga yeah. Biblia? Yan ang gustong-gusto ko rito eh. Mababasa. Samahan niyo po kaming basahin at markahan ang Proverbs. Ah, tama ba, Pastor? Yeah. Excited. Psalm mga pala. Awit. Yeah. Psalm, mga awit. Kapitulo 42. Okay? Chapter 42, verse 5. Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall again praise Him, the help of my countenance and my God. Okay, gusto ko yung sinabi dito mm-hmm. ng writer ng Psalm. Why are you cast down, mm-hmm. O my soul? So it projects mental and emotional concern. And why are you disquieted within me? Sinabi niya rin, hope in God. So there is hope in God. Ang kinakailangang maunawaan natin ay merong Diyos, merong supreme being na nakakaunawa at nakakaalam ng ating pinapagdaanan, si Sir Shalom and mga kaibigan. But somehow, one of the concerns here pagdating sa mental and emotional health concerns is that hindi nila mabilis o kaagad-agad na madistinguish ang presence ng ating Panginoon. So what we are trying to say here is that ang Panginoon ay dapat kasama sa equation ng ating mga buhay. Amen. Kung tayo ay nahihirapang makita ito during this time, I hope and pray na there will be some ways na kung saan ang Panginoon ay makikita natin ang kanyang presensya sa ating mga buhay na patuloy na gumagawa to help us cope doon sa struggles na meron tayo. Amen. Amen. Alam mo, just the other day, Pastor Ron Henebago posted mm-hmm. something from mm-hmm. Lamentation discussing mm-hmm. about hope. Mm-hmm. Indeed, there is hope in God. Mm-hmm. Katulad ngayon, there is hope para mapanood po ang ating Hope Channel Philippines. Yes. Mm-hmm. Nako, mga kapag-asa, tumutok po sa YouTube mm-hmm. para sa mga nanonood po sa ating mga social media yeah. accounts. Pasensya na po at medyo may struggle tayo. Yeah. Ito hindi lang silent struggle. Mm-hmm. Very clear struggle ito. Mm-hmm. Kaya naman po, we are encouraging you to tell your loved ones and friends, yeah. pumunta po kayo sa Hope Channel Philippines mm-hmm. YouTube. Ayan. Para tuloy-tuloy po nating mapanood at ma-share ang ating programa. Salamat po. Ano? So speaking of hope, ayan. Yeah. May hope po tayo na mapapanood ito tuloy-tuloy at pwede uling i-replay at i-share. Pastor, I really love that fact that we could mm-hmm. find hope mm-hmm. in the Lord. Ang dami ko pong mga experience ito sa programa mm-hmm. ng Hope Channel Philippines that I really have seen the goodness of the Lord. Mm-hmm. Yung bang kaisipan na, alam niya. Mm-hmm. Alam niya yung pinagdaraanan ko. Yung may, sabi ko nga nung bata, nung nagtuturo ako sa mga maliliit, mm-hmm. pinaka-favorite kong finger play, mm-hmm. ay yung ang Diyos sa langit, tumitingin, mm-hmm. sa kanyang yeah. pag-akyat, wow. sa kanyang mm-hmm. pagbaba. Wow. Di ba? Mm-hmm. So that really encouraged, until now, is encouraging me mm-hmm. To know that
my God is watching over me. He understands. He knows my pain. Kahit sabi ko nga kanina, hindi nakakaunaw ang iba. Kahit ako mismo, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bakit ako ganito o bakit ganyan? Mm-hmm. But the Lord understands. Yes. Sa reality ng buhay, mga kaibigan, kapag dumarating yung mga concerns or challenges, ay hindi kaagad natin naiisip ang Panginoon. Yun yung isa sa mga realities ng buhay. Perhaps because of our background, because of our situations. Physically, we are well off, maaring walang problem, and so maaring isipin natin na solvable ang kahit anong concerns. Pero lahat ng bagay dito sa mundo ay merong limitations. Merong hangganan. Pero meron tayong isang Panginoon na kung saan kaya niyang ipagkaloob sa atin ang kahit na anong ating kinakailangan according to His wisdom and according to His providence, Sister Shallom. Kaya sabi dito sa Psalms 42 verse 5, hope in God, for I shall again praise Him. Hope in God. So, ang isa sa mga dapat nating malaman at tandaan, there is hope in God. Amen. Alam mo, Pastor, we, the Hope Channel Philippines family, kami po ay nakikiramay patuloy sa pansamantalang pagpanaw ng ating Sir Zacarias Galupo. And I mentioned this because while having or listening to all the sermons and ano bang tawag doon, yung mga tributes ng mga mahal sa buhay, mga kaibigan, ang sarap-sarap lang na amidst the death, we are still praising the Lord. Yes. Amidst death and the passing away and that severe sadness, ay merong buhay na pag-asa sa Panginoon. Huwag kayong mag-alala. Maaari niyo pong mapanood ang programang ito. Paki-message na po inyong mga friends and family and all loved ones. Pwede po kayong pumunta sa www.hopetv.ph o kaya naman po ay i-download na ang ating Hope Channel app. Tama po ang narinig nyo. Meron pa pong ibang paraan para po mapanood ang ating programa tonight. Pwedeng i-replay through the web. Link ko po. Okay? I praise God. Ayan, i-click natin sana ay maipakita, no? I praise God for this timely message for my bubbly daughter. My bubbly daughter was attempting suicide. I was terribly shocked because as her mom, I thought I knew her in and out. But it turns out not. Ay, talagang totoo nga po. Nakakabilib ang Panginoon kung paanong alam niya maraming mga nananahimik pero malakas sa kanya, naririnig niya at nauunawaan. You see, Sister Shallom, ito yung realities talaga sa ating present time. Marami kang mababasa, marami kang makikita sa mga news articles na famous people. Comedians, even, nagpapasaya ng tao. Even famous people, they commit suicide, they die at a very young age. Kumbaga, pagkatitingnan natin, Sister Shallom, ano pa ba ang kulang sa mga tao na ito? But, ganun yung kanilang naging experience. So, this quiet struggle really happens in our generation. This is really a concern. Kaya, ang gusto nating sabihin dito ay merong Panginoon. Amen. Merong Diyos. Amen. Kaya dito sa ating second verse, Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Pakibasa mo si Sir Shalom. Amen. Ang sarap, ano? Now it's no longer quiet. Binigyan na ng boses ng Panginoon ang mga struggles na ito. At naway makatulong upang mas maging sensitibo tayo at magkaroon tayo ng lakas at tapang, harapin sila, kausapin sila. Sige po, tuloy po natin. Sister Cheryl Oliva, watching from Damam. Sister Melinda Salagubang de la Cruz is also with us. Good morning po sa inyo dyan, sa inyong bansa. Sige po, Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Ang sabi po, Sister Christy Pesigan, ay ganito, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Amen. Okay. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. All right. So, binanggit dito prayer and supplication, mga kaibigan.
ang isa sa mga crucial factors kapag we experience depression or anxiety, those are mental and emotional health related concerns. Ang crucial thing kapag na-experience natin itong mga ganitong concerns ay kinikimkim natin. Sinasarili natin. We are afraid or we are doubtful sa pakikipag-usap sa ibang mga tao. So, ang tendency is that sa akin na lang ito, isasarili ko na lang ito. Pero binabanggit dito sa Philippians 4, 6, and 7, in everything by prayer and supplication. Pakipag-usap tayo sa Panginoon. And that is through prayer. Amen. So, dito na papasok, no? Kasi Sir Shalom, una, kanina sinabi natin, Panginoon, yung presence ng Panginoon, kanyang kapangyarihan, yes, yung kanyang love sa atin. And second, sinasabi dito, in everything by prayer and supplication, dalhin natin sa Panginoon. And, sabihin natin sa Panginoon. So yung una natin kakausapin, si Sir Shalom, okay, sinasarili natin, kapag na-realize natin yung presence ng Panginoon, pakipag-usap tayo sa Kanya. And sabihin natin sa Kanya, yung ating nararamdaman, saloobin, yung ating naiisip, yung ating saloobin. Mga takot. Through prayer and supplication. Because yung prayer, it releases, no? It releases yung tinatawag na anxiety. Amen. Yung ating concern. Kapag, minsan kapag sinabi natin, you know, sa mga chaplains, eto yun eh. Yes. Even sa mga pastors, kapag may mga concerns, nakikipag-usap lang or listening ears lang or nakikinig lang. Nakikinig lang. Pero yung pakikinig, when you know that somebody is willing listening. Yes. To listen to you. Minsan that's kahit right. Wala ka pang ginagawa, sinasabi si Sir Shalom, okay. Then. Wala nang kailangan sabihin. Yun ang madama mong sinserong nakikinig. Yes. At laging handa anytime. Sabi ko, yun po ang kagandahan ng panalangin eh. Kahit nasa tuktok ka ng bundok, nasa ilalim ka ng kuweba, wala kang pang load, you could easily come to the Lord anytime. You see, we have a God. Amen. Hindi lang siya Panginoon na makapangiran. Mm-hmm. Pero isa siyang Panginoon na relational. Amen. Relational na willing na makinig sa atin. Na walang panghuhusga. Yes. I love that. Okay. He is a relational God. He is not only a powerful God and an all-knowing God, but He is also a relational God. Ang ibig sabihin, gusto niya na magkaroon ng connection and relationship sa atin. Amen. That's right. Praise the Lord. Ang sarap-sarap nga, Pastor, kasi nabanggit dito yung ano, no? Para sa akin, sinabi na bang, do not be anxious. That means He really knows that there would come a time that you will suffer from anxiety. Mm. Talagang may posibilidad. Alam yung ating kahinaan. And what a loving God, a loving Heavenly Father, who would remind us, oh, huwag ka na ma-anxious. Andito ako. Yes. Halika, handa akong makinig. Mm. Ay, ang sarap, Pastor. Thank you so much for that. Okay. Ayan, oh, which surpass all understanding. Ang sarap talaga, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ang sarap, sarap. Uwian na naman ito. Okay. Ito na naman. Pag may Kristo, sabi nga, all, lahat na. Pag siya pinili mo, siya, sa kanya ka lumapit. Uh-huh. Well, ibubuka mo palang bibig mo, alam na niya. Yes. Alam na di, sabi nga. O, di ba? Okay. Amen. O, anong kasunod pa? Ako, excited na ako. Ano bang kasunod na? Okay, let's go to our third verse. Makikita sa Proverbs chapter 17, verse 22. Wow, nako. Bata pa ako at hanggang ngayon, bata pa rin naman, Pastor Adrian. Paboritong paborito, abay, memorize po ba natin? Eh, sabay-sabay kaya po nating i-recite ito para sa mga YouTube viewers, Facebook, at sa mga nanonood ng kanilang mga app, ano? Yeah. O sa ating website, sa Hope Channel TV. Proverbs chapter 17:22, kapatid na Rufilin Lazo Balesteros Cagayan. Wow. Ay, wow, malapit lang ito. Yes. Sige po, ang sabi po sa bersikulong ito ay, a merry heart does good like a medicine, but a broken spirit dries the bones. Okay, so kanina binabanggit natin ang presence ng Panginoon, and then makipag-usap tayo sa Kanya through prayers. Ngayon naman dito sa Proverbs chapter 17 verse 22, binabanggit, a merry heart do with good or does good like a medicine. So it talks about, you know, pagkakaroon ng positive outlook. Sa mga studies, ang sabi doon sa ilang mga studies, yung pagkakaroon ng positive outlook contributes to better health. Amen. Totoo yan. Okay. At ang sabi rin sa Proverbs, a broken spirit dries the bones. So, kung yung positivity or yung positive outlook nakaka-contribute
for us to have better health, yun namang negativity contributes to bad health. Yes. Sister Shalom. Okay. Lalong lumalala. Oo. Lalong sumasagwa. Yeah. So, pang nasa loob, pati sa labas. So, nakakatulong, Sister Shalom. Ito yung isa sa mga bagay na talagang saludo ko and kinabilibang ko naman sa aking wife. She's always positive. She's always jolly. She's always happy. Of course, may mga challenges, may mga struggles sa buhay. Pero, makikita mo sa kanya, sa aking wife na, she's always happy. Ang sabi ko, minsan, hindi maganda yung kanyang pakiramdam. Akala ko ba, hindi maganda yung pakiramdam? Ang sabi niya ay, positive lang, chill lang, happy lang, because it will go away. Ayan, nabanggit mo yung happy lang. Kung nung last Wednesday, dahil sa pag-e-ehersisyo, napapag-boost, sumasaya ka. One best way to be happy and to have that positive outlook is through singing. Ayan. And i-awitin na natin ito, mga ka-clear messages, live na live. Sige na, kapatid na Ate Ina and kapatid na Glenn, samahan niyo po kami. Awitin natin ang A Merry Heart. Yeah. Do it good like a medicine. Ayan na po, sabay-sabay po tayo. A merry heart. Do it good like a medicine. Like a medicine. Is a merry heart. A broken spirit dryeth the bones, but a merry heart is the joy of the Lord. Parang kasap kantayin sa Tagalog, Pastor. Okay. Go ahead. Masayang puso duna sa kalungkutan ikaliligaya sa tuwi-tuwi. Tama, Brother Glenn. Ang malungkutin pumapangit. Kung masaya ka, ikaw ay gaganda. Amen. I miss you, Sister Lyshel Gabuco. Kaya laging maganda. Masayahin. Yung pala ang sikreto. So, kita mo, Sister Shalom, no? Na-experience natin, while we are singing, naramdaman natin yung, yes, yung better positivity around us. So, totoo na nakakatulong yung pagkakaroon ng positive outlook despite of some great challenges, amen, sa ating mga buhay. Amen. Purihin ng Diyos. Amen. Kaya pala yung pagpupuri sa ating Panginoon, you know, through singing, through praying, could really give us healing. Yeah. Instant healing po ito. Yeah. And I am personally, ano ba ito, testifying. Yeah. You know, when, alam niyo naman, ito yung lagi kong buhay na karanasan, yeah, when I would have that moment of, should I say, overwhelming experience. Talagang hindi ko na kaya. Papagod ako mentally, yeah, emotionally, physically. Talagang exhausting, Pastor. Yeah. And you know, I tell you, the prayer of my husband and my children and the singing that they would do. Yeah. When those moments when I came to the point of literally giving up. Yeah. You know, like, they won't give up. I wanted to give up, but they won't. They didn't. And what they did, mga kapatid, they sing songs nonstop, and my husband was praying beside me, my children around me, and they just keep on singing. And I tell you, I really have felt the presence of the Lord. Amen. Habang nilalamon ako, nilulugmok ako sa pagka-depression o sa madilim na kalagayan, you know, those words of hope and the prayers that I really heard from the mouth of my little ones and my husband reminded me of that great hope and healing. Hindi lang basta positivity, Pastore. Buhay na karanasan, yeah, na nagiging karanasan sa pag yung mga masayang awitin, panalangin, na alam mong dinirinig ng Panginoon, Pastor. Sana ito ay inyong subukan o subukin maging buhay na karanasan ng pagliligtas at pagpapagaling ng Panginoon. Guess, thank you very Pastor. Much, Sister Shalom. Let's go to our first verse. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Yes, Sister Charlene Reyes, we miss you. Thank you for joining us tonight. Ganon din po si Nikki Azril. Happy midweek din po sa inyo. Ay, ituloy po natin. Ay, baka para na-imagine ko habang nanonood sila, yeah, pag ganun-ganan na rin. Oh. Di ba? Ang sarap niya. Nagulat sila si Shalom. Kumakanta pala tayo. Ay, ganun talaga. Pag nasa Panginoon, napapaawit. Yes. Napapagalaw. Oh. O, di ituloy na. Habang umaawit, ay bumasa na rin tayo. Yeah. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13.
No temptation has overtaken you except such as is common to man. Mm-hmm. And God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Okay, hey, sabi dito, Sister Shallom, no temptation has mm-hmm. overtaken you. Wow. So, tayo ay may mga trials, may mga challenges. Hindi hahayaan ng Panginoon yung isang challenge na o isang trial na dumating sa atin, mga kaibigan, na hindi natin ito kakayanin. Amen. So dito nakikita natin yung pag-ibig ng Panginoon. At ang sabi ay, and God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, will also provide the way of escape. Mm-hmm. So there's problem, Sir Shalom, pinayagan ng Panginoon, He permitted that trial na dumating sa atin. Kasi, okay? He permitted. Uh-huh. There's a problem. Yes. But He also provides a way. Amen. To escape. Yun naman pala, inaalaw ng Panginoon kasi naka-ready na ang solusyon. At sabi mo, I love the word, way of escape. Yes. Yun talaga naging karanasan ko, Pastor. Yung bang, di nagiging aware ako, ito yung sitwasyon ko. I really wanted to escape from it. But I just couldn't. I didn't know how. But praises be to God, I really, you know, I would always talk about clear messages like Hope Channel Philippines family. Isa ito, Pastor, yung sinabi mo na dumaan, inalaw sa pagsubok, nalugmok sa pagiging broken at madilim na karanasan. Pero meron na pala naka-ready na way of escape. Yeah. And I am testifying that the Lord is until now using this program, using Hope Channel Philippines, to have that way of escape, Pastor. Mm-hmm. Sige po, tuloy, Pastor. Nakaka-bless. Okay. We don't have much time, you know, as always. Pero gusto nating sabihin dito na God cares for us. Amen. He cares for our health. He cares for our well-being. Gusto kong mag-share ng ilang mga approaches on how we can take care of our emotional health. Number one is, develop healthy habits like exercise, healthy eating, and good sleep, Sister Shalom. So, itong mga approaches na ito, itong mga habits na ito ay napatunayan na pwedeng makatulong para sa ganun makakope tayo doon sa mga mental health concerns natin. Exercise, healthy eating, and good sleep. Number two ay social connection. Let us develop social connection. Ang mga tao ay kinireate ng Panginoon bilang mga social beings. Yes. Meaning to say, hindi tayo pwedeng mag-thrive, hindi tayo pwedeng maging successful na tayo nag-iisa. No man is an island. Kinakailangan na meron tayong connection. That's right. And then number three ay seek help. Yes. Okay. Para dun sa may mga talagang mga serious na mga mental or health issues, do not hesitate to seek professional help. Huwag tayong magdalawang isip na humingi ng tulong, magpa-assist sa mga specialista, sa mga doctors na talagang po pwedeng makatulong sa atin. Yes, that's right. Alam mo pa, so nabanggit yung social connection. I think that is one of the big blessings of Clear Messages Live. Yung nag-share po sila, make it a habit. Ang saya po, halimbawa nag-share po kayo sa inyong group chat o sa inyong family o kayo mag-asawa, magkaibigan. Yung bang sila, Sister Earl, nagkakamustahan. Uy, ano mo sasami mo sa topic kanina? So, nagkakaroon ng social connection. Nagkakaroon silang dahilan para mag-usap. Ano, umaagree ka ba? Dumi-disagree ka ba? Paano ka natutulungan ng programang ito? O bakit ka nanonood? Kasi kalimitan, si Sir Shalom, ang tendency kapag meron kang mental and emotional health concerns, sabi nga natin ay ikim-kimim mo yan sa sarilinan mo, mag-iisip ka. Pero nakakalimutan natin that we are social beings. We need to connect and we need to have interaction with other human beings, just like our family members, our friends, relatives, or even mga close na mga workmates. Makakatulong yan para sa ganun makakope tayo sa ating mental and emotional health concerns. Ang ganda ng Pastor, kaya you know, pray for it. Yeah. You know, yung prayer na, Lord, humble me. Mm-hmm. Give me strength and courage. Mm-hmm. Kasi,
Sabi mo, Pastor, seek help. Minsan ang hirap, lalo na kapag puno ka ng yabang. Uh-huh. Yung pretentious ka, nakaya ko to. Mm-hmm. Yung ang alam nila, ikay malakas, masayahin, tapos leader ka, lalo na pastor ka. Mm-hmm. Diba? O ano ako ng pamilyang ito, head of the family, nanay ako eh. So ang tendency, you try to pretend na malakas ako, hindi ko kailangan ng tulong. Mm-hmm. And that is the time when you really have to come to the Lord and seek help. Mm-hmm. Una sa Panginoon humingi ng tulong. Mm-hmm. And then you could really have the tangible help that, you know, God would be providing. Yes. Thank you for that, Pastor. Okay. Siguro we will end this episode with one verse, final verse. This can be found in Jeremiah chapter 29, verse 11. Mm-hmm. Okay. Sige po, Pastor, pwede. Yes. Let me read it. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So sinasabi nitong verse na ito, mga kaibigan, na merong magandang panukala or plano ang Panginoon sa atin. Despite of the concerns that we have, and it's affecting us mentally and also emotionally, beyond these things, ay merong magandang panukala ang Panginoon. Wow. Sister Shalom, syempre, bilang mga tao, nakatingin tayo sa present time eh. Pero ang Panginoon, alam niya na eh. Alam niya na yung future natin. Alam niya na yung, what I'm trying to say is that if we're going to follow Him, Amen. If we're going to follow Him, God will lead us to His plans para sa atin. Yun ang gusto kong sabihin dito, Sister Shalom. Of course, we have our individual choices. Pero pag pipiliin natin na sumunod sa Panginoon at mag-submit ang ating mga sarili sa Kanya, dadalhin tayo sa Kanyang panukala para sa atin. God has a plan for us. Amen and amen. At sa oras pong ito, naniniwala akong dinadala tayo ng Panginoon sa Kanyang presensya. So, yes. We would like to grab this opportunity. Mm-hmm. I-practice na natin yung unang payo ng pastor na tayo manalangin at ilapit ang lahat sa ating Panginoon. Sir Adrian, pwede niyo po kaming i-lead sa ating prayer. Inibitahan ko pong lahat na samahan niyo po kami para po sa isa pong panalangin. Let us pray. O mapagmahal at dakila po naming Diyos, maraming pong salamat sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng inyo pong mga salita. Salamat, Panginoon, for this another opportunity na makapaglingkod at kami rin ay maaaring mapaglingkuran sa pamagitan ng aming pong pag-aaral. Yeah. Sa oras na ito, dakilang Diyos, ay nais po namin ilapit po sa inyo ang mga concerns ng aming pong mga kaibigan. We would like to pray, Father, for Amang Rodriguez, for Jonathan Garingalaw, Maeng Tan Garcia, and Ma'am Lyshel. Panginoon, meron po silang mga karamdaman. Ipuin niyo po sila sa mga oras na ito ng inyo po mapagpagaling ng mga kamay upang sila ay gumaling, Panginoon, sa kanila po mga karamdaman. May you also touch, Father, the Galupo family for the resting of their loved one, si Brother Zacarias. Panginoon, akin pong dinadalangin ang inyong banal na spirito ang patuloy na mag-comfort po sa kanila. Darating, Panginoon, sa kanila pong karanasan sa mga oras na ito. May also touch, Panginoon, Maureen Hernandez. Panginoon, sa kanila pong mga challenges sa buhay, inyo po silang tulungan, Panginoon. And his son, nagkakaroon, Panginoon, ng pag-aaral ng inyo pong mga salita. And we pray, O Lord, that time will come na magkaroon po siya ng pagpili na tanggapin si Kristo sa kanya pong buhay bilang kanyang Panginoon at personal na tagapagligtas. Nais po naming pasalamatan kayo, Panginoon, for granting him another year and another birthday. Patuloy niyo po siyang pagpalain, dakilang Diyos. We will also like to pray, O Lord, for the daughter of Charity Henilia and also for Ina sa kanya pong asawa. Panginoon, patid niyo po ang kanilang mga struggles sa mga oras na ito. I pray, O Lord, for healing to be upon them. At bigyan niyo rin po sila, Panginoon, ng katalinuhan. May they be able to discern your presence na malapit po sa kanila upang tulungan sila, Panginoon, sa mga challenges na meron po sila. We would also like to pray, O Lord, for Arvin Bartolome, Nicole, for Melvin,
and also for Randy. We would also like to pray, O Lord, for Jason, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po sila sa kanila pong mga examinations, sa kanila pong mga pagpaplano for their future, para po sa paghahanap ng kanilang mga trabaho. And anuman, Panginoon, ang kanilang mga concerns din sa kanilang buhay at sa kanila pong mga families. Dakilang Diyos, kayo po, Panginoon, ang nakakalam ng pinakamabuti para po sa amin. Gabayan niyo po ang aming po mga kaibigan na ma-discern ang inyong panukala para po sa kanila. Pagpalain ang mga kaibigan po namin, ang aming po mga kasama na ngayon ay nakasubaybay at nanonood at maaaring manood pa ng programa pong ito. Pagpalain ang bawat isa at gayon din ang mga prayer requests na maaaring hindi po namin nabanggit at this very moment. You know, Panginoon, din ang aming pong mga nasa puso, pati niyo po, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. I pray, Father, na sa pamagitan ng inyo pong banal na kalooban, sa pamagitan, Panginoon, ng inyo pong kapangyarihan, inyo pong dinggin at sagutin, Panginoon, ang aming pong mga panalangin, ang aming pong mga request. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat patuloy niyong ipinapakita at pinapakilala po sa amin kung sino po kayo bilang aming pong Panginoon at tagapagligtas, at gayon din bilang aming pong kaibigan na maaari po naming lapitan, Panginoon, narating sa Panginoon sa panahon na meron po kaming pangangailangan. Salamat po, dakilang Diyos, sa pangako na inyo pong tinanggap ang aming panalangin, ang lahat nito ay aking dinadalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Jesus. Amen. Amen and amen. Purihin ang Diyos amidst whatever struggles you are going through, we are having, sapagkat it draws us, you know, closer to, yes, our Lord. Mm-hmm. Muli po namin kayong inaanyayahan. Ate Ampi Isguera, Mami Maluen, Ate Pam and Sister Claudette. Yes. Ano po sa darating na Miyerkules? Dito pa rin po sa programang... Ayan, itinataas ang ating Panginoong Hesukristo. Ang programang magbibigay linaw sa ating mga katanungan. At mga kasagutang maglalapat sa inyong mga praktikal na mga pangailangan. Ito ang programang ginawa para lamang sa inyo. Clear messages. God bless everyone. Thank you. God bless po.